Sitayo po ang lahat. Magsinawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsinawit kayo sa Panginoon buong sanda itigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang kanyang pag-iligtas sa lahat ng panahon. Magsinawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsinawit kayo sa Panginoon buong sandali. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamanaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong karapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Ikaw, Israel, akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa'yo. Pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito,
dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karadumal-dumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan. Manggilalas kayo at manghilakbot. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay, at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang may bibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang wagas na pag-ibig mo, O Poon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Sa iyo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, yung pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain na isagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla. Siyo rin nagmumula yung lahat na may buhay. Ang liwanag ng taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Magsitayo po ang lahat. Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?"
Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo nakakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tinga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, disin sana nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tinga, nakauunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tinga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao na nagnasang makakita sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita at nakarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Sapagkat ang mga Hudyo hindi pa handa ang kanilang mga isip tungkol sa paghahari ng Diyos, ang ating Panginoon nagtuturo siya sa mga Hudyo ng tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng talinghaga. Kung handa na ang isip ng mga Hudyo na malaman ang paghahari ng Diyos, diyan ituturo ng ating Panginoon ng hayagan ang tungkol sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghakasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa ating pananalangin sa Ama. Ang ating tugon, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tigi-isang daang ani, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa naway masyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatang pagkalumbay, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kami na makilala ang butil ng iyong salita na naghasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalakanin ng bundong ito. Bagkus, maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinigiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos na di lumaman na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa sa ating ani sa lupain ng Diyos na tinahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin
ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga pag-aakin na ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang aking hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at batbatan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga kandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
tanggapin ninyong lakad ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandu para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lakad sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming obispo, at ng tamang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol,
at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili ka pong kapiling ng iyong sambayanan. Na ngayon ay pinapakinabang mo po sa iyong sariling buhay. At gawin mo na kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kristo
sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisa